28 ng Disyembre, Sabado, ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose ang anghel ng Panginoon sa panaginip at sinabi, "Bumangon ka, dalhin ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas pa Ehipto. Manatili ka roon hanggang sa tawagin ko kayo. Hahanapin nga ni Herodes ang sanggol para patayin." Bumangon si Jose at nang gabi ring iyo'y dinala ang sanggol at ang ina nito pa Ehipto. Doon sila nanirahan hanggang mamatay si Herodes. Sa ganito natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Naghalit naman si Herodes nang malaman nito na napaglalangan siya ng mga pantas. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at mga karatig nito, mga batang may 2 taong gulang pababa, batay sa panahon ng pagsikat ng tala ayon sa mga pantas. Kaya nagkatotoo ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang pagtangis, iyakan at malakas na panaghuyan. Iniiyakan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw paaliw pagkat wala na sila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nagalit naman si Herodes nang malaman nito na napaglalangan siya ng mga pantas. Kapag napakataas ng tingin mo sa sarili at sa palagay mo'y hindi ka nagkakamali, nagagalit ka kapag napaglalangan ka ng mga itinuturing mong walang halaga at walang talino. Sa Ebanghelyo ngayon, nasaksihan natin kung paanong nilamon ang galit si Herodes dahil tila napaglalangan siya ng mga pantas. Sinubukan niyang papaniwalain ang mga pantas na nais niyang magbigay pugay sa kapapanganak pa lamang na Mesiyas. Subalit, tila nautakan siya ng mga pantas. Sa kabuuan ng kwento, mapagtatanto natin na hindi sina Jose, Maria at ang mga pantas ang nakaisa kay Herodes, kundi ang Diyos na siyang nagplano ng lahat. Tangan-tangan ng Diyos ang sitwasyon. Hindi siya mapaglalalangan ng tao. Kaya naman, sa gitna ng kasamaan ng ating kapwa o sistema, hindi tayo dapat panghinaan ng loob dahil nasa Diyos ang tagumpay. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, itinuturo ng Diyos na hindi kailanman siya magagapi ng kasamaan. Pagsasagawa, nasa pangalan ng Panginoon ang ating saklolo, siya ang gumagawa ng langit at lupa. Tanggapin natin ang mabuting balita na kontrolado ng Diyos ang lahat. Ihain natin sa Kanya ang lahat ng ating mga suliranin.